pa nanggagaling yung napakarami mga kabataan na nag-NPA una sa lahat. Proud kami na ang aming mga alintay ay maging NPA! Rally dito! Rally doon! Yan! Yan ang nakikita natin sa mga ilang kabataan ngayon. Kanila daw itong ginagawa upang gisingin ang gobyerno sa pamamagitan ng kanilang pagrereklamo dito. Oh boy! Ang kanilang layunin daw di umano ay upang makatulong sa bansa. Pero nakakatulong nga ba sa ating mahal na bansa ang ginagawa nilang pagrarali sa kalye at pagrereklamo? Bilang isang kabataan ay paano ka tunay na makakatulong sa ating bansa upang mapalago ito? Alika at atin niyang pag-uusapan dito lang sa channel na ito. Ano nga ba ang magagawa ng kabataan upang mapaunlad ang panlipunan ng ekonomiya ng bansa? Sa paano mga paraan nila kaya ito magagawa? Kaya nga ba ng kabataan ngayon upang gawing mapaunlad ang panlipunan ng ekonomiya? Ang kabataan ang susi para sa isang malago at masaganang panlipunan ng ekonomiya. Maraming magagawa ang mga kabataan upang makamit ang mga nasabing adhikay. Ang unang magagawa ng kabataan para makamta ng ating mabuting ekonomiya ay ang pagiging mabuting mamamayan ito. Ang pagiging mabuting mamamayan ay nakikita sa kung paano ka sumunod sa mga batas na ipinanukala ng ating gobyerno. Halimbawa na lamang nito ay ang pagsunod sa mga batas katulad ng batas trapiko, batas para sa pagtapo ng tamang basurahan at kung ano-ano pa. Sa mga maliliit na bagay na ito, makikita ang disiplina ng bawat kabataan na maaaring maging malaking tulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Maaari ring mag-organisa o sumali sa mga grupo o organisasyon na may mga mabubuting adhikain at layunin ng mga kabataan upang sa ganon, sa murang edad pa lamang ay natuto na sila sa tamang pamamalakad sa kanilang mga buhay. Malaking tulong ang nagagawa ng mga ganitong organisasyon sapagkat nahahasa ang abilidad ng isang tao na makihalubilo at mamuno na maaaring malaking bahagi ng pag-unlad ng panlipunang ekonomiya sa hinaharap. Ang mga organisasyon na sinasabi ko dito ay hindi ang mga organisasyong nakikita natin sa kalye na nanggugulo sa pamamagitan ng kanilang pagrarali. Ang tinutukoy ko dito ay ang mga samahan na may magandang layunin na makakatulong sa gobyerno at sa bayan. Naniniwala ako na sa tahanan o sa kanilang mga pamilya, nagmula ang inaasam na pag-unlad ng bawat kabataan. Ang tahanan ang nagiging modelo nila sa kanilang mga buhay. Ang pagiging isang mabuti at masunuring anak ay malaking tulong upang mahubog ang pag-uugali at magkaroon ng magandang prinsipyo ang kabataan. Dito, natutunan nilang makisalamuha, magmalasakit at magbigay galang sa bawat isa. Sa ngayong murang edad nila, makakatulong sila sa paggamit ng wastong pag-budget ng kanilang baon. Magkaroon ng prioritisasyon gaya na lamang ng pagbili ng pagkain na kakabusog sa halip na junk foods. Mag-text ng importanteng mensahe imbis na kung ano-ano na lang ang tinitext. Maaari din silang magtipid gaya ng pagbaon ng tanghalian kaysa bumili pa sa kantin. Kumain ng umagahan imbis na mag-snack sa kantin. Kung malapit na ang kanilang bahay sa paralan at di naman masyado mainit o ulan, pwede din silang maglakad-lakad na lang. Ang mga kabataan ay maaaring makatulong sa pamilya sa pagbabudget gaya ng limitasyon sa panunood ng TV, pakikinig sa radio, pagpatay ng ilaw o electric fan kung di ito ginagamit. Mayaman ding kabataan na tumutulong ng kumita para sa kanilang mga pangangailangan sa eskwela. Mayroong nagbebenta ng yema o pulburon na niluto ng kanilang nanay
at kung ano-ano pa. At higit sa lahat, kinakailangan ng bawat kabataan ng tama at sapat na edukasyon. Ang edukasyon ng susi sa tagumpay, ika nga nila. At upang mapagtagumpayan ito, ay kailangan magkaroon ng dedikasyon at pagsisikap ang mga kabataan. Sa pamamagitan nito, matatamo mismo ng individual ang mithin niyang propesyon. At pagdating ng takdang panahon, ay magkakatulong siya sa pag-angat ng ekonomiya. Ang kahalagahan ng edukasyon ay hindi lamang para sa ating bayan. Nilos na makakatulong ito sa ating sarili, sapagkat ang edukasyon ay ang tanging yaman na kahit kailan ay hindi makukuha at mananakaw ng kahit sino man na tao dito sa mundo. Kung may tama at sapat na edukasyon ng isang nilalang, halimbawa na lamang ay kung makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral, ay maging isang profesional, malaking tulong ito sa paglago ng kanyang sarili at kalauran ay makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Oh boy! Kung ikaw ay isang kabataan at napapanood mo ang video na ito, ay hinihiling ko na sana'y buksan mo ang iyong puso at isipin na mabuti ang mga hakbangin na iyong tatahakin, dahil ang bawat desisyon mo sa buhay ngayon ay makakaapekto hindi lang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa hinaharap ng ating bansa. Hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid, at sana ay mayroong kayong natutunan sa video na ito. At huwag din niyong kalimutan na ang may malinis na kaluuan ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye. Galang tayo ng scholarship yung mga nag-NBA! O sasabihin ko na hindi nagrarally, naglinaw si Carneva, hindi mga nagrarally yung mga nag-NBA! Una sa lahat, wala ng scholarship yung mga nag-NBA dahil hindi na sila pumapasok. Pangalawa, sinabi niya sa aming organisasyon daw nanggagaling yung napakarami mga kabataan na nag-NPA. Una sa lahat, proud kami na ang aming mga alumni ay maging NPA. Hey y'all, come look at this. Proud kami!